payo si Lea Salonga? Sa ngayon kasi nagsisimula pa lang kami. Wala pa naman. Pero nung when I auditioned for the role, she was really telling me na galingan ko para magkatrabaho kami, and I was very flattered actually na she was telling me that, dahil syempre she's one of my inspiration and at ng buong Pilipinas, alam mo yun, she's one of our prides dito sa Pilipinas. So for her to tell that to me, alam mo yun, and now makakatrabaho mo, yes, na ito na makakatrabaho ko na, diba? Siya. And how good was that na first time ko sa Atlantis, and it's my first show after doing two in Miss Saigon. First show ko, Miss Lea Salonga agad yung katrabaho ko. So, wow. So, ano to? Sa Pilipinas lang ba siya mapapanood? So, meron kayong abroad? Singapore kami. Ah, so may abroad? Yes, may abroad. So, sa Singapore when? November. November naman. I don't know the exact date yet, but it's November. Ikaw ba may plan? Hindi mo ba nami-miss na natural, ang tagal-tagal mo sa Miss Saigon abroad, tapos medyo nasanay ka na rin. Hindi mo ba nami-miss na makapagtrabaho ulit sa Broadway, West End? Actually, to be honest, sobrang ko nami-miss yung culture, yung weather. Alam niyo yan, kasi nung una, sabi ko, oh, mas okay dito, mainit. Pero nitong nagtagal na, sabi ko, mas okay yung malamig talaga. Alam mo yun? Pero, yun, I miss everything actually. Kasi nung Miss Saigon, it's like you have an office day job. Kumbaga, you have a show every day. We're doing 8 shows a week. So, nakaka-miss. But, actually, meron kaming hinihintay na balita. So, hopefully, fingers crossed, magkaroon ng positive response sa amin. So, it's another international musical play? Yes, it's another international musical play. So, abangan po nila yan. Abangan nila yan. Ano yan? Nag-audition ka? Or they just pick you? To become one of the... I audition. Ah, so audition. Kasi sa kanila, hindi uso yung pinipick lang. You have to audition. So even if you're a superstar already, you have to audition. So nag-audition talaga? Yes. So may naganap na audition dito sa Philippines? No. Actually, I auditioned in London. Ah, so during the time na nandun ka? Yes. Oo. So waiting ka na lang? Yes, I'm waiting. Oo. So babalitaan mo kami? Yes, pag okay na? Yes. Oo. Siyempre. Kaya unang makakaalam yan. So maiba tayo. Kamusta yung plano na magka-album? Bagong album si Gerald. Bale, nakapag-record na ako ng isang song with Star Music, and it's really a beautiful song written by my manager, Pierre Rommel, and it's yung story niya, actually ano yung story ko eh, yung journey ko dito sa industry na I almost gave up. Ang daming pinagdaanan, ang daming struggles, but then the Lord is really good. Alam niya yan, kasi dumating yung Miss Saigon, buzzer beater, kumbaga just in the nick of time. So ito, renewed and everything. So nagkaroon ng panibagong pag-asa, and marami nag-o-open na new doors and opportunities. So itong song na to, perfect na perfect. Hindi lang to istorya ko eh. Actually, yung lyrics niya in general, pwede siyang maging story ng lahat ng tao. It can be a really, really beautiful, inspiring song. Doing film. Alam naman natin na maarte ka. Diba? Maarte lang. Diba? So may plano ba to do another film? Bale, kasi yung last film mo, ang galing mo. Wow, salamat. Oo. Sa ngayon, wala pang plano. But if there's an offer, why not? Alam niyo, why not? I'm willing to do, because I love acting as well. Napamahal na sa akin yung acting. And it's my second passion. Actually, parang pantay na nga sila ng singing eh. Because in musical theater, kailangan pantay yung singing and acting mo. Actually, minsan mas lamang pa dapat yung acting. So, whatever comes our way. Kung may magandang story, may magandang offer, project, na movie. Why not? Yes. So ikaw ba, katulad ng dati, are you willing to give up yung meron ka ngayon dito sa Pilipinas if ever na merong alok ulit to do musical play abroad? Sa ngayon, yes. Because I can always go back here. Alam niyo po yun. Like ngayon, I'm really happy na nandiyan pa rin kayo, na nagmamahal sa akin, sumusuporta. Loyal pa din. Kahit wala ako ng ilang taon,
still in the circle dito sa showbiz industry. So I think makakapaghintay naman ng Pilipinas, and hindi lang naman yung para sa akin, para sa bansa din natin, dahil I'm waving our flag dun sa United Kingdom, dahil pinapakita natin kung gaano kagaling ang talentong Pilipino. And you could imagine, itong bago kong show na pinag-auditionan, I hope we really get it, because it's gonna be huge and massive, dahil parang if ever ako lang yung magiging ano eh, magiging Asian na cast. At show. Napakaganda ng role. Yes, actually. So, hopefully. Wala pang final. Kumbaga, I'm not announcing anything, but please pray for me. Yeah, pray for this. Anong message ni Gerald sa mga taong patuloy na sumusuporta sa iyo, di lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa? Maraming salamat po sa inyo pong loyalty, sa inyo pong patience, lalo na sa aking Team Gerald, na ilang taon ako nawala pero nandyan pa rin sila. And napakasipag nila sa social media, hindi nila ako pinabayaan. They always post every day, every single day, walang palya. So I'm really thankful for that. Maraming salamat po. And I will continue to make you proud, not just my followers, my supporters, but the whole Philippines for all the projects that I will do internationally. Thank you, Gerald.